sunog, sumiklab sa residential area sa Barangay Kamuning, Quezon City. Yan ang saktong balitang hatid ni Liza Aquino. Tita Liza, kumustang mga nasunugan? Tito Johnson, speaking of yung mga nasunugan, ngayon nga ay 4 na oras na simula na ideklara ang fire out at sunog dito sa residential area. Sa may kalsada lang po mismo ito, sa may Kamuning, Quezon City, narito na mga kapamilya nating na biktima ng sunog, na bagaman po umuulan ngayon dito sa lugar, eh binalikan na mga nasunog nila mga bahay, sinisilip kung meron pa po ba silang maisasalba dito na mga gamit. Tito Johnson, tinatayang nga pong aabot sa 31 pamilyang nawalan ng tirahan dito sa nasabing sunog dakong alas 12:21 kaninang madaling araw. Ayon kay Fire Senior Inspector Jose Felipe Areza ng BFP Station 4, nagupisang apoy sa ikalawang palapag ng bahay ng isang Alan Bernardino at na mabilis sa kumalat ang apoy na ito sa 10 katabing bahay dito sa lugar. Pakinggan natin ang panayam sa kanya. Doon po nag-umpisa sa bahay, second floor ni Alan Bernardino. According sa anak niya, nakita daw doon sa kwarto, lumaki na daw kaagad yung sunog. Meron tayong injury, si Carl, 26 years old, nagtamo ng paso, dinala sa East Avenue. At yung kapitbahay na si Michael, nagtamo din ng paso, yun ang ginamot ng ating EMS. Yung anak ko, kasi siya nakakita sa kuryente daw, biglang kumalat, lumiyab yung kisam eh. Tapos? Ayun, hindi, tinulungan ko na. Eh, hindi kaya talaga eh. Tito Johnson, makikita mo doon sa mga bahay, no, gawa sa yero, gawa sa kahoy, basically mga light materials gawa itong mga bahay na ito. Ang tansya naman ng BFP, nasa 20,000 pesos ang halaga ng natupok o yung structural damage ng mga nasunog na mga bahay. Iimbestigahan pa kung anong nangyari talaga dito sa nangyaring sunog na naapula dakong alauna 40 na madaling araw. Wala namang naitalang nasawi dito sa nasunog habang pansamantalang manunuluyan po sa senior citizens building dito sa nasabing barangay ang mga na biktima ng sunog. Mula dito sa Quezon City, balik sa inyo dyan sa studio. Tita Liza, meron bang naipaabot na initial na tulong man lamang LGU sa mga nasunugan? Halimbawa ay hot meals ngayong umaga at lalo tumuulan. Saan sila magpapalipas ng araw ngayon? Meron senior citizens building dito sa may barangay Kamuning. So sa ngayon, nakapag-setup na sila ng mga modular tents. Inilista na yung mga pangalan, pamilya ng mga nabiktima ng sunog. At ngayon ay bibigyan na rin sila ng hot meals ngayong umaga.